panahon dito, nagkaroon ng laging concession. Eh, nung umalis na yung mga lagers, siyempre yung mga tao rito na natuto rin pumutol, eh tuloy-tuloy na naging karabaw laging na hanggang sa ayaw nang tumigil. Noong 2008, dumating dito po ang Provincia Lupis. Sila po ang tayo dito ng Centralized Farming Association. Ang target po ay maghanap ng area at i-rehabilitate po yung mga nasirang kagubatan. Malaki pong naging tulong ng UNDP na kapag ano kami nang establish ng project, yung Abaca Plantation. Ang Abaca Plantation ay dati na, kaso lang hindi lang napapansin ng mga taga rito sa amin na maganda po ang kabuhayan ng abaka. Pinatanim kami mula sa plantation ang ginawa namin proyekto. Plantation, establishment, hanggang production. Ito na ngayon, marketing na. Nung magkaroon po ng mga programa dito sa loob ng protected area ng UNDP, isa po kami sa naimbitahan, yung Kabayogan Farmers Association. Doon po namin ilatag yung aming mga proposal. Sa pangalaga na rin ng ating biodiversity, katuwang yung pag-design namin ng organic farming, nagkakaroon po ng twice a year ng river clean-up para dito sa Kabayogan River na siyang dumadaloy doon sa natubig patungo sa underground river. Karoon din po ng mga tree planting sa riverbank at sa mga watershed. Ito yung mga residente na aware sila doon sa environmental educational campaign para sa pangalaga ng ating kalikasan. Pag hindi natin i-conserve, mawawalan tayo ng tubig, yung hangin, at saka yung mga habitat ng mga wild na animals, mawawala na lahat. Paano nga kung di tayo magtatanim? Paano nga ang kalikasan natin? Paano ngayong mga susunod na henerasyon?